What's up mga kapakloy? So ngayon mga kapakloy, ang ating pag-usapan ngayon mga kapakloy is lagyan natin ng oil cooler yung ating motor na TC125 to mga kapakloy. So tinanggal ko na yung upuan. Ayan. TC125 Rusi. Tinanggal ko na yung tangke tsaka yung upuan para hindi siya gabal. Magkabit tayo ng oil cooler mga kapakloy kasi ang oil cooler mga kapakloy para sa mga long distance na biyahe, kasi pag long distance na biyahe mga motor natin na nag-iinit ng makina para meron tayong para yung makina hindi masyadong mainit. So bumili ako ng oil cooler mga kapakloy sa Lazada. So ito yun mga kapakloy, sa box na siya. Tinanggal ko na yung gaya niya. So sa Lazada ko to binili. Ito yung ano, parang radiator siya. Dito yung papasok yung oil. Ayan. Ayan. So yan mga kapakloy. So, dito natin ito ilagay. So, saka ito yung mga hose nya, supply tsaka rito na hose. Ayan, kumpleto na yun mga kapakloy. Tsaka yung sirens nya para magano ng langis, idagdag dito sa parang radiator sya. Saka ito yung filter nya, ito yung filter nya. So mamaya pakita ko sa inyo isa isa. Tsaka ito yung ginawa ko na bracket para dito. So binutasan ko na yan mga kapakloy ng marina, 1/2 para bracket yan dito. So tara mga kapakloy, umpisa natin yung ating pag kabit ng oil cooler dito sa ating TC125. So umpisa natin mga kapakloy, tara. So yan mga kapakloy, nakabit na natin yung lewan ng bracket. So ito na yung kabit natin na radiator style sa cooler nya. Cooler kumbaga sa aircon, ito yung dito basok na lalamig yung tubig. Dito sa oil cooler, oil yung lalamig pasok babalik doon sa makina. Yan mga kapakloy, lagyan natin ang push. So yan, may manual siya. Yan yung manual niya. Kaso hindi natin maintindihan yung manual niya kasi yung chick. Ano? Paano? Sige, ito yung sa ano mga kapakloy. Strainer doon sa ilalim ng makina. Sa ilalim ng makina eh. Ito yung kukuhanin, tapos ito yung ipalit. Ayan. Ayan. Dapat yung butas nya, dapat yung butas nya nakasintro dito. Ayan. Tara, subukan natin mga kapakloy. Thank you.
your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. Get a little bit of gas. Welcome to another garage. Get a little bit of gasoline. Welcome to another garage. Yung mga pakloy, ito na, nakabit na natin itong cable niya, ito yung strainer niya. Ito na itutanggalin yung ano, mga pakloy. Ito. Ito natin ikabit yung kasi strainer yung nakalagay dyan. Niluwagan ko na yan. Yung mga kapakloy, dapat itong butas na to kasindro to doon sa butas doon sa may makina, kasi may butas. Kapag ito yung kapag hindi to nakasindro dito sa may butas, hindi lalabas yung oil niya papunta dito sa cooler niya. Kailangan yung isindro niya yan dyan butas, kasi lalabas yan dito oil na yan at babalik siya dito. So ikabit na natin to, mga pak. Ito yung supply. Ito yung supply. Ito yung motor. So ngayon, mga pakloy, dito na kabit na natin yung oil cooler. Ano nyo, mga pakloy, ito yung supply galing sa oil filter to. Saka ito yung supply ko dito. Yan, dito papunta dito sa oil cooler. Tapos ito sa kabila, lalabas yan dito, mabalik yan, papunta yan sa return. Ito yung return, mga pakloy. Sa taas, baba yung supply. So kailangan dapat nasa ganyan yung style nya, kasi yung butas dun sa galing sa engine, mayroong butas na kailangan dito yung pasok para mag-supply sya. Ayan. So pakloy, na kita na natin yan. Ayan. Kita natin yan, nakabit na rin natin. So yan, silagyan na natin ng langis tsaka panda rin natin. Langis na natin. Set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. Get a little bit of gasoline. Get a little bit of gasoline.
andar na siya mga patlo. Ano natin kung magana ba siya punta dito sa cooler. Kapag uminito mga kapatlo, ibig sabihin gumagana siya. Kasi dito yung supply niya eh. Yung supply niya punta dito sa taas. Check nyo rin mga kapatlo kung relic ba siya. Relic ba siya. Ayos nyo man. So yun lang mga kapaklo, dito lang yung ating topic ngayon mga kapaklo. Natapos yung pagkabit natin sa wood cooler. So bukas mga kapaklo, kasi gabi na, titesting natin to kung paano natin to ng malayo, buhay natin to kahit 5 kilometers lang o 2 kilometers kung gumagana ba talaga. Ibig sabihin kapag main ito, gumagana to mga kapaklo. So yun lang mga kapaklo, at maraming salamat sa mga concern nyo mga kapaklo. Bago pa sa aking channel, pakisubscribe naman, like and comment. So yun lang mga kapakloy. What's up mga kapakloy? Ito na mga kapakloy yung kinabit natin na oil cooler. Oil cooler sa TC125. Yan mga kapakloy. Okay na yan mga kapakloy. Yan yung, ito yung supply niya. Ito yan. Ito yung supply nya. Tapos dito sa kabila, lalabas yan doon sa kabila, babalik sa ito. Ayan, mataas return supply at saka supply saka return. So dapat ganyan yung pagkabit nyo, kasi yung butas ng galing doon sa engine, kailangan hindi yun matabunan. Kailangan dito yun. Ihigop yun papunta dito. Ayan. So yun mga kapaklo, na-testing na natin itong ating oil cooler sa TC125. So mainit na siya. Oh. Kasi nag-circulate na yan siya. Ang kanyang oil na galing dito sa makina. So ang ano bang advantage dito sa oil cooler mga kapaklo? Ang advantage nito ay kapag magbiyahe ka na yun ng long drive, malaliwaan yung biyahe nyo. Tapos siyempre yung makina ay init. Pag meron siyang oil cooler, hindi na siya masyadong mainit, kasi pasok dito yung hangin, tapos malamigan yung oil dito, lalabas, babalik dun sa makina. So dapat ang engine nyo nito, na dati na 1 litro lang ang lagay nyo, ilagay nyo isa't kalahati. Sa kalahati dito, tsaka 1 litro doon. Nasa isa't kalahati yung consume nyo. Pero pag nag-change oil kayo nito mga kapakloy, nasa 6 months or sa 1 taon, 2 beses lang. Yan. So yan mga kapakloy. Ang ganda na yung kanyang ano. Ayan. So mga kapakloy, na kabit na natin at ito yung orient natin na kinabit natin kanina.
So yun lang mga kapakloy, at saka sa mga bago sa aking channel, pag-subscribe naman, click the notification bell, then like and share, at huwag kalimutang subscribe sa bell on mga kapakloy para update kayo sa aking mga susunod na video. So yun lang mga kapakloy, and maraming salamat sa walang sawang sa pagsuporta sa aking channel. God bless sa inyong lahat. And yun lang, salamat.